sure for this video ang ating kliyente ay first time nga magpapagawa sa atin. Napapanood lang daw niya tayo sa TikTok at gustong-gusto na nga daw niya sa atin magpagawa, pero kumukuha lang siya ng oras niya kung kailan siya pwede. Actually, nagpa-schedule siya sa amin 2 weeks bago ang kanyang date. So, talagang pinaghandaan talaga niya yung appointment niya sa atin. At ayun nga, muntikan ko nga siya na hindi malagyan dahil nga nagkaroon tayo ng emergency na hindi naman pangit na emergency, ah. Good way naman yung emergency na nangyari sa atin. So, talagang ginawan talaga natin siya ng paraan para ako mismo ang gumawa sa kanya, kasi nga, ayaw niya magpagawa dun sa aking mga injuries dahil nga ako nga daw ang kanyang pinuntahan talaga. And nga, ang sabi niya sa atin, may nag-aalaga nga daw sa kanyang lash artist dahil daw sa akin ay subukan daw niya ako. Yun nga ang pagkakasabi niya sa atin. Syempre ako, natuwa naman din ako, na-appreciate ko yung mga ganito na syempre na gustong subukan yung coming service. Sino naman hindi, diba? Sino ayaw sa mga gantong client na client na lumalapit, guys? Sino ba tayo para humindi, guys? Susubukan nga daw na yung ating service, ang ating gawa. So, pag bumalik siya sa atin, ibig sabihin, ay nagustuhan niya ang ating service. Pero pag hindi siya bumalik sa atin, ay okay lang, at least na-experience din namin na nagawan siya. At experience din niya yung nagawan ko rin siya, diba? 2 PM ang schedule na sa amin. Pero dahil may emergency, kailangan ko din talaga umalis ng 2 PM. So, pinag-usapan namin siya na baka pwede ngang gumawa yung artist namin. So, ayun nga, dire-diretso na ang conversation. So, ayun, talagang gumawa talaga kami ng paraan para kami talaga ang magtagpo. So ayun, pumayag naman din si madam na sa gabi ko siya gawan after ng mga nilalakad ko talaga. Ito nga si madam ay talagang nag-abala pa talaga dahil nga bago siya pumunta sa amin, tinanong niya kung ilan daw kami sa bahay, kung ilan daw kami. So ang sabi ko, 5 kami, 3 kami ng aking mga angels at yung diyosawa ko at aking kapatid. So ayun pala, ay bibili raw siya ng pasulubong. Sabi ko nga sa kanya na imi-message ko siya pag pauwi na kami. Then ang nangyayari, ang ending, pagdating namin dun sa gate, sa labas, is andun siya nag-aantay ng sundo. So, sakto ang dating din namin sa dating niya. Pagdating ko nga sa shop, may 2 client na nag-aantay na ako ang request. Talagang nag-aantay talaga sila sa akin. Dahil nga, nung nag-message sa akin si JM, nasa SM pa ako noon. So, matagal talaga silang nag-aantay sa akin. Mabuti na lang, pagkarating ko, ay pumayag yung isa, yung anak ni madam na si Lash Artist ang gumawa, Lash Artist JM ang gumawa sa kanya. So ayun, mabuti na lang ay naging okay din ang mga pangyayari. May mga client talaga tayo na pag sinabi talaga nila na ako ang request, kahit anong mangyari, inaantay talaga nila ako kahit napakahaba pa ng oras, kahit ilan pang ilan pa sila, talaga nag-aantay talaga sila sa akin. Nakaka-appreciate ng ganun, syempre, nakakataba naman ng puso talaga ng ganun. Pero nagpapasalamat din talaga ako sa mga client na pumapayag talaga na pag ako ang request is pag hindi talaga kaya is pumapayag sila na kahit sino sa 2 ang gumawa sa kanila. So ayun, yung pinaka the best for me. Amin man natin or hindi na pagdating ng panahon na mas gagaling sila kaysa sa atin, hindi imposible yon. Dahil nga sobrang sipag nila, eh nakikita ko naman talaga na mahal nila yung ginagawa nila dito sa ating shop as a lash artist. So ayun, balik na nga tayo sa ating ginagawa dahil nga first time ni client sa atin. Ang tinanong ko sa kanya kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin. At ang ending, hindi rin daw niya rin alam kung ano yung gusto niya. Basta ang gusto niya is makapal. So ayun, ang ginawa natin sa kanya is mega volume na nilagyan natin ng konting twist. And pumayag naman din si madam na mega volume ang gagawin natin sa kanya. Basta wag lang daw mahaba. Gusto niya is makapal lang. Wag naman daw yung sobrang kapal. Yung gusto lang niya makapal. Pero wag naman yung sober. Sober? Super! Bago nga pala mag-pa-schedule si madam, nag-request din siya sa atin na sana daw ay mabidyohan siya. And ayun nga, nung time na ginagawa na natin siya, is hindi ko na din talaga siya tinanong na kung pwede ba siyang videohan. Kasi yun nga yung request niya sana ay mabidyohan siya. Kasi nga daw, lagi daw siya nakaantabay sa atin, naka-update sa ating mga video, sa ating pag-upload. Nung ginagawan ko nga siya, sabi niya sa atin, wala ka bang bagong upload sa ano mo? Kasi nag-aantay ako, ganun siya. Sabi ko, may upload ako, yun pala, sa TikTok pala niya yung sinasabi niya. Kasi sa TikTok kasi, hindi rin ako masyado nakapag-post sa TikTok ko. Gawa ng, nakapokus talaga ako sa acting page and sa atin dito sa Lashroom. Kaya kung mapapansin ninyo guys, mga ka-lashes, kapag nag-upload ako ng videos na walang voice over,
na sounds lang, yung ibig sabihin nun, sobrang busy ko talaga at wala talaga akong time para mag-voice over. And minsan, wala talagang pumapasok sa utak ko sa sobrang pagod. As in zero. Kapag meron naman akong pagkakataon na makapag-voice over, lahat ng meron akong videos na naka-save sa akin, lahat yun nag-voice over na ako. Hanggat kaya ng utak ko, guys. Priority ko yung service namin sa ating mga kliyente. So, pag may pagkakataon tayo na mag-videos, nag-video talaga ako. And may pagkakataon talaga na mag-voiceover ako, nag-voiceover talaga ako. As long na kaya ko. Siyempre, kailangan din naman natin magpahinga. Gabi na nga lang tayo nagpapahinga eh. Minsan na nga, 2 a.m. nag-voiceover pa ako. Kailangan ko pang dagdagan yung pagsisipag ko at pagsisikap. Kasi nasimulan na natin to, so hanggang dulo tayo ay magsasama-sama. Balik na nga tayo sa ating ginagawa. So ayun, si Madam nga ay medyo nahahapdian sa ating glue na ginagamit. Ang glue na ginamit natin sa kanya is yung Jenny Lash na lagi natin ginagamit kapag wala tayong stock ng uno. Itong last ng mata ni client na nilalagyan ko is palagi siyang nagluluha. Kaya palagi ko siyang pinupunas at inaantabay ko siya. And kung mapapansin nyo siya na lagi siya pipikit-pikit, ito sure kung nakatulog ba siya or nakakaramdam ba siya ng hapde. Dahil siguro na nagluluha siya is nakakaramdam siya ng hapde. Pero ang tinanong ko naman siya kung kaya ba niya yung hapde. Sabi naman niya is carry naman daw yung hapde. As in, caring-carry lang talaga. Pero kasi diba nakakaramdam pa rin siya. Pero carry. Tolerable naman din yung nararamdaman niya. Kaya sabi ni ma'am, ay okay lang. Kaya ito talaga ang mga sabi ko. Hindi talaga pare-pareho ang sensitivity ng eyes ni client. May mga client kami na mas gusto nilang gamitin namin sa kanila is yung Jenny Lash kasi hindi daw mahapde. So, minsan naman, may mga client kami na mas gusto nila yung uno kasi hindi raw mahapde. Kesa daw sa Jenny Lash na mahapde. May client naman na ayaw sa uno kasi mahapde daw. May mga ganun na ano. Hindi talaga natin may iwasan yung mga ganung senaryo. Meron din ng mga kliyente na mas gustong gamitin yung Jenny Lash kasi mas magtatagal daw sa kanila. Ayaw naman nila ng uno. Pero, yung iba naman, mas gusto nila ng uno kasi mas magtatagal daw sa kanila kesa daw sa Jenny Lash. May mga ganun talaga. Pero, gagawin talaga natin ng paraan, lahat ng paraan para mas magtagal ang kanilang eyelash extension. Nasabihan ko ng aking mga angels na tandaan nila yung mga client natin nila kung saan sila hiyang para pagbalik is ganun pa rin ang gagamitin. Hindi naman kami palaging perfect. Nagkakaroon din naman kami ng mga bad comments. Pero mga bad comments kasi na yon is yung pinaka ano namin motivation para mas galingin pa namin. Like yung mga feedback namin is bakit daw nung last na pagawa nila is matagal natanggal, pero nung nagpagawa sila ngayon, natanggalan daw sila agad-agad ng 3 or 5. Yung mga ganong senaryo, is normal lang naman dito kasi hindi naman pare-pareho. Katulad dati, is maganda yung panahon, hindi namin alam kung anong ginagawa ninyo, tapos ngayon naman, kung bakit matagal mas mabilis matanggal, hindi namin alam kung ano yung mga nangyayari. Basta, andito lang naman kami kung sakaling, yung palagi namin sinasabi sa mga kliyente namin na kapag after ng proceed ng aming gawa, is palagi namin sinasabi sa kanila na message lang kayo, update lang kayo, kung ano man ang ano natin, mga ganun, talagang updated kami sa mga kliyente namin. Katulad nga nung one time, may ginawan si Lash Artist T9 na first time niyang magpapagawa sa amin ng extension and first time niyang magpapa-eyelash extension. So, ang nangyari, syempre hindi niya alam kung sensitive pa yung kanyang eyes, so nagpagawa siya. After 2 days ha, is namula yung right side ng eyes niya. So, ang ginawa namin, syempre, nasabi namin, sige po ma'am, agad-agad na pumunta po kayo today para ma-reboom natin, para ma-check naman natin. So, ang nangyari, nung pumunta siya, is wala si Lash Artist Tinay dahil naka-day off. So, ako ang naglagay and nag-asikaso sa kanya. So, chinek ko yung gawa ni Tinay, okay naman, as in okay. Hindi siya overglue, walang dikit sa balat, as in perfect. Ganon, hindi naman perfect, pero para sa akin perfect yung kasi pulido eh, malinis. Ang problema lang din talaga, insensitive talaga yung eyes ni Madam. And after noon, nagpa-check up siya. Then sabi ko sa kanya na kapag gusto mong bumalik at naisipan mong magpa-eyelash extension ulit, na hindi ka madala sa amin, is ako ang gagawa. So kapag ako ang gumawa, then ganun pa rin ang nangyari. Is talagang meron siyang sensitive yung eyes niya. So ang ending, parehas kami nagsasorry sa isa't isa kasi siya hindi naman din daw niya alam kasi first time. Kami naman, so nagsasorry kami kasi ganun ang nangyari, pero nagtithank you pa rin siya kasi 2 days niya na-enjoy yung eyelash extension. So kapag bumalik siya, ako talaga ang gagawa. So kapag
sa akin din ang nangyari yun is meron talaga siyang ano, sensitive talaga yung eyes niya. Kahit din naman ako, nagkakaroon din naman ako ng back chub. Last month, nagkaroon ako ng back chub. Ginawan ko siya today. So, kinabukasan, pinabalik ko siya dahil nga marami natanggal. May mga ganun talagang senaryo at hindi natin siya may iwasan. At normal yun sa isang business na magkaroon ng back chub. Hindi mo pwede sabihin na, ay, perfect yung ganito. Perfect si ganito. Ay nako, ewan ko na lang. Minsan nga si Tina at si JM, kapag gumagawa sila, tapos pag natutuwa si client sa mga gawa nila, tapos minsan may time si Tina at si JM na parang hindi sila happy. Parang tatanong ko sila, bakit di kayo happy? Ang ganda-ganda at natutuwa naman si Madam sa gawa nyo. Ang mga sinasabi lang nila sa akin is, parang hindi ako satisfied sa gawa ko. Parang mas magaganda pa sa gawa ko. Sabi ko, kung gano'n ang nararamdaman mo, pagbalik ni client, or may client ka na papunta, or gagawin ka, gawin mo yung motivation para mas gumaling, pa yung ma-enhance yung kakayahan mo. Kaya ito ang masasabi ko sa mga kapwa ko lash artist dyan na nagkakaroon ng back chub, is huwag kayong matakot, huwag kayong malungkot, huwag kayong wala ng pag-asa. Normal yan sa isang business na magkaroon ng back chub. Kasi kami ganun din, nagkakaroon kami ng back chub. Pero pag ganun kasi nangyayari sa amin, nakikipag-usap kami ng maayos, hindi na namin kailangan ipagtalo. Kasi, ba't yung makikipagtalo eh? Wala naman dahilan para ipagtalo. Gawin mo na lang yung trabaho mo. So, ayun, ang ending, nagiging maayos yung kliyente pag alis at hindi sila nakakaramdam na, naiinis sila sa amin, nakakaramdam na, hindi ako babalik dyan, may time pa mga kliyente namin, sorry, kasi ganito nangyari sa lashes nila. Yung mga ganun talaga, kaya kailangan talaga, nasa pag-uusap ninyo yan, huwag kang makikipagtalo sa kliyente as long na wala tayong ginagawa sa kanila. Kung alam mo naman sa sarili mo na ginawa mo yung trabaho mo, is wala tayong problema doon. Basta makipag-usap lang tayo sa ating mga kliyente na maayos. Huwag tayo yung mas matapang pa tayo sa kanila. Hindi gano'n. So, ayun lang. Bye!